Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Kasama natin ngayon si Jo and siya yung pinaka-last na mag-claim ng ating beta giveaway. So, ayan, alam nyo ba guys na sobrang effort niya. Nag-last video ko dito sa TikTok, sabi ko last beta giveaway na kasi hindi ko pa na-upload yung mga na-interview kanina. Si Jo ay nataranta at nag-angkas at pumunta dito sa Drip para mahabol ang last beta na to. So, sa lahat ng mga nag-effort, ito talaga yung pinaka-ma-effort. So, ayan Jo, tanungin kita, kailan ka nag-start mag-isda? 5 months na po. Ah, 5 months. So, ano, saan ka na-inspire at naisipan mong mag-isda? Ano po kasi, yung ex ko po sabi, masarap na po pag-alaga ng isda. Naku, nagpapaniwala ka sa sa ex mo. Because, brinik po ako, so, ayun, nag-alaga pa rin naman ako ng isda. Ah, oo, mas mahal ka ng isda. Yung isda, hindi ka iiwan. Yung ex mo, iniiwan ka. Pakasaklap naman, oh. Well, ayan. So, ano-ano yung mga isda mo dun sa bahay nyo? Guppy po sa kamoli. Albino blue topaz pa yung guppy ko. Wow! Alam mo ba, dream strain ko yung ABT dati, nung favorite ko pa yung mga guppy. Kaso lang, never ako nakahawak ng ABT. So, ngayon nakamoli na ako. Tapos, ano yung mga tanks mo dun sa inyo? 10-gallon tank po sa isang 5-gallon tank po. Ah, meron ka namang experience sa pag-aalaga ng betta fish? Nag-research pa lang po, pero gusto ko po talaga i-try talaga. Gusto ko talaga, unang isa is beta, pero mahal ko po kasi, so ayun, nag-gapi muna ako. Well, masayang alagaan ng beta, napaka-graceful nila lumangoy, and parang ang elegant lang talaga nila tingnan. So, ayun, importante yun guys, tulad ng sabi ni Jo kanina, nag-research siya bago mag-alaga ng beta. Yun ang pinaka-importante ang gagawin nyo bago kayo bumili or kumuha or mag-adopt ng mga isda. So, ngayon, hindi ko na siya papapiliin, andun na yung, ano, yung betta fish. Tingnan na lang natin kung ano yung natirang betta fish para sa kanya. Eto na guys, yung natirang betta fish para kay Jo. Ayan, si Jo, oh, solid. So, itong betta fish na to ay hindi ko alam kung bakit siya yung pinakahuling na-claim, pero ako, gandang-ganda ako dito dahil isa to sa mga personal na inalagaan ko at pinalaki ko. Ang ganda lumangoy nitong fish na to, as in, sobra. Tapos, laging nakatayo yung mga fins niya. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. So, ngayon ibabalot ko muna to, tapos ibibigay na natin kay Joe. So, ayan na po, yung na-claim ni Joe na betta fish, saka yung tank. Bumili rin siya ng 2 assassin snail and dried 2B. Actually, last piece na to ng dried 2B. So, ayun. Anong masasabi mo, Joe? Thank you po kay CJ, kay Betta Lux, and kay Joshua, and po kay Joven. Ayun. So, I really hope na maalagaan mo yung betta fish natin. Yan yung pinaka gusto ko sa lahat. And ako mismo yung nagpalaki niyan. So, ayun, alagaan mo maigi. Thank you.